morning, guys! Good morning sa inyong lahat! Kumusta tayong lahat ngayong araw na to? So, ako ay magbibigay ulit sa inyo ng konting tips at dun sa nagtanong sa, nag-comment sa channel ko kung ano daw yung, kung meron ba daw, kung kailangan ba daw ng experience. Ito ay based pa rin sa work ko dito sa Taiwan, guys. Kung kailangan ba daw ng experience pag ikaw ay nag-apply ng trabaho dito sa Taiwan bilang isang caretaker or isang caregiver. So, sasagutin ko yung tanong mo. So, ayun nga, nandun yung tanong ng isang, kung nag-comment sa atin na isang, subscriber natin or isang nakapanood ng ating video. So, ayun, sasagutin ko na yung tanong mo. Then, ito, kailangan nga ba daw ng experience ng pag nag-apply ka dito sa Taiwan bilang isang caregiver, isang caretaker. Actually po, ako po, nag-apply dito is wala po akong experience. Kasi, dati po kasi nung nasa Pilipinas ako, nag-work, ang work ko po sa Pilipinas ay hindi po based doon sa trabaho ko ngayon. Kasi ang work ko sa Pilipinas dati is nag-work po ako sa drugstore. Bali, nag-work po ako na 11 years sa Mercury Drugs sa Pilipinas nung ako ay nandun pa. So, then, after po noon, ayun, nag-apply po ako dito. Wala po akong experience. Wala akong experience sa pag-aalaga ng matanda, sa yung trabaho dito na in-applyan ko, wala po. Actually, hindi naman talaga kailangan na experience based dun sa aking pinagdaanan. Parang hindi po talaga ina-accord nila ko kung may experience pa sa caretaker, experience sa pag-aalaga ng matanda. Sa akin pong napagdaanan is hindi naman wala po akong to sa agency na pinag-applyan ko is wala pong sinabi na need na may experience ka ba, yung ganun, wala po. Basta yun po yung wala na hindi kailangan ng experience kung ikaw ay mag-apply dito bilang isang caretaker o isang caregiver. Kasi ang caretaker po dito, actually, ang trabaho po niya is nag-aalaga po ng matanda, nag-aalaga ng bata. Actually, andun ka sa bahay, katulong ka sa bahay, naglilinis ka ng bahay, nagluluto ka. Yun yung isang, pag po malakas yung alaga mo, malakas pa. So, kailangan mo na maglinis, magluto, ayan, caretaker. So, yun po ay hindi na kailangan ng experience. Depende lang po kung yung agency na pag-a-apply nyo is nangangailangan sila ng gusto ay mayroong experience. Pero sa akin po, sa pinagdaanan ko is hindi naman ako, a few moments later, hindi naman ni-required sa akin na ako ay yung kailangan ng may experience. Basta nag-apply ako dito na hindi tinanong na may experience ka ba sa ganitong trabaho, may experience ka ba sa pag, basta anong nag-apply po ako doon, may nag-ano po kami, nag-training kami ng sa linggo. 1 week ng training po na kailangan na meron kang maipakita na training certificate sa agency para pag nagpasa ka ng pag nagpabisa ka is makita nila na meron kang training certificate. Ayun, guys. So, tapos, ano pa nga ba? Basta pag ikaw ay nandito na, yung trabaho naman is ituturo naman sa'yo ng iyong amo, ng iyong magiging amo dito. Katulad ng, halimbawa, yung mag-aalaga nga ng matanda. Halimbawa, yung matanda is may sakit, may bedridden. So, tapos o kaya alagaan mo bata. So, tuturuan ka naman nila kung paano mo, kung ano yung gagawin mo
kung ano yung, at saka pag halimbawa nasa ospital, yung alagaan mo, marami naman doon na mga nurse or mga staff nila na pag hindi mo pa alam, halimbawa may naging cheating, nagkakatetor, ayun, ayan, tuturuan kanila kung paano ang gagawin. Actually, madali lang guys, ang madali mo lang matutunan yung mga trabaho dito sa Taiwan kung talagang ikaw ay willing na magtrabaho. Sa bahay naman, is parang sa atin lang din ang trabaho, yung ikaw ay maglilinis, magluluto, kaya lang minsan may mga pamilya dito ng mga Taiwanese na madami, madaming magkakasama, medyo maselan sila sa pagluluto, gusto nila madaming putahe, basta may mga pamilya talaga na medyo maselan yung kanilang sa pagkain. Madaming putahe kailangan, madaming putahe. Naranasan ko yan sa aking mga naging amo dati. Na kailangan ilang putahe talaga yung lulutuin mo. Tapos sa paglilinis, medyo maselan din sila. Kailangan malinis na malinis. Meron kasi na yung sobrang linis ba, hindi malinis na sa tingin mo, pero sa kanila is hindi pa. Kaya yun ang kaibahan, talagang gusto nila ay malinis na malinis. Tapos dito kasi ano, yung sa bata, alam mo, sa ako kasi hindi pa naka-experience mag-alaga ng bata dito, so, yung ano lang apo nung yung apo ng amo ko, siguro mga 1 week ko lang naalagaan. So, madali lang naman. A few moments later. Yung parang sa atin lang yung work na nag-aalaga ka ng bata. Kaya lang, iba rin yung syempre eh. Syempre, kailangan na medyo pag-aalaga mo ng bata is pakita mo na talagang malinis yung bata. Nagagampanan mo ng ayos. Ako kasi hindi talaga yun yung aking inalagaan dito. Patanda talaga. Ang aking unang inalagaan dito talaga. Hindi pa ako nakapag-alaga ng bata. Yun nga, yung ano lang, pala-alaga lang. Hindi yun talaga yung alaga ko. So, ayun nga, ayun guys, yung nagtatanong, yung comment mo, nasagot ko na ako based on my experience ko, hindi ako hinanapan ng experience. Kung ikaw ba ay may experience ng papasukin mo ang trabaho dito, hindi po ako hinanapan, hindi ako tinanong kung may experience ka ba. Ang alam ko kasi, hindi kailangan ng experience kung ikaw ay mag-a-apply dito sa Taiwan ng caretaker o isang caregiver. Yun ang aking pagkakaalam. So, ayun na, nasagot ko na yung tanong mo. At sa mga yung mga tanong nyo guys na based pa rin sa work dito sa Taiwan, kung ano yung mga basta tanong nyo dito sa Taiwan, i-comment lang kayo sa baba sa description box ng channel ko, doon sa comment box, at lahat yan ay sasagutin ko pagka ako ay may time, mag-vlog ako para masagot natin yung mga tanong na gusto nyong malaman. At yung iba na minsan kasi hindi ko nababasa kasi medyo busy din talaga sa work. So, binabalikan ko para lang masagot ko yung mga tanong ng ating mga subscriber. So, ayun lang guys. At yung mga hindi pa nag-subscribe sa channel ko, don't forget to subscribe. And pahit na din po ng notification bell para updated ka sa lahat ng mga video na ipopost ko. So, salamat sa inyo guys. Salamat sa lahat ng nag-subscribe at sumusuporta sa channel ko. Maraming salamat po sa inyo. At mabuhay po tayong lahat. Bye! Bye! Thank you nga pala sa aking, shoutout ko lang pala yung aking, yung aking CC na si Shimolino at sa aking isa ka si, sino pa nga ba? Si I Love Dance si channel yan. Salamat sa inyong dalawa dahil kayo yung mga kaibigan ko na tumutulong talaga. Sumusuport talaga. Tulungan. So, salamat sa inyong dalawa at sa ating channel. Sana magtuloy-tuloy. Bye-bye!